Randy Taylor Vlog. Sorry, nagkamali. Andito na tayo ngayon guys sa ano, sa ngayon ito na yung tapos na tapos customize walking short. So magtatahi na naman tayo ngayon. Tatahin natin siya tapos mamaya makikita nyo kung pag nayari natin, makikita nyo kung anong itsura. So panoorin nyo pagkatapos ng intro. Pala. So ito siya. Proceed tayo. Ano ito? Hindi, mga short ito. Nagbablagla ako saglit. Ay, hindi mo pala gawa. Hindi pa. Yan yung dati. Oo, oh, pero mga ano ito, mga modif. Customize. May nagtatanong guys. O, kaway ka muna sa ating mga katilor. Ayun mo. Ano ito? Ay, bati ka. Hello. Yun. So, since na ito yung ano natin, yung bulsa natin, siguro pagpapalitin natin ngayon. Bali dito tayo kukuha ng takip nito, ito. Yung takip nito, pagpapalitin natin. Itong takip niya, siguro itong takip nitong malaki, pero pangit eh. Ito, pag-ano na lang natin, ito na yung gagawin din natin takip niya. Kasi may takip ito guys, kasi may magic tip. So, proceed tayo. Ito na rin ang gagawin natin. Kumbaga sa isa na siya. Balik ka mamaya, pre. Para hindi naman siya masyadong ma-design na yan. Yun. Medyo matagal talaga guys. Kita mo, inabot tayo ng ilang oras. Kaya hiwalay natin yung sewing nito guys. Tapos i-ano ko na sa inyo doon ko na i-ano yung pagka doon na natin makikita yung pinaka istura niya kung ano bang kalalabasan. Kasi gawa lang natin itong mga design, gawa lang natin na sarili. Sinubukan lang natin kasi yun nga, nanghinay ako sa tila. So doon natin makikita kung maganda pa. Tapos kung may dadagdag pa tayo, so doon na sa sewing. Para habang ginagawa natin, titingnan natin kung may dadagdag pa tayo na design doon sa kanya or okay na siya. So ito na. Since na ito na rin ang ginamit natin sa sarili niya, na ito na rin gagamitin natin na takip dito sa ano na to, sa tila natin na yan. Ay sa dito, para dito sa ano to. Para dito ito guys eh. Ito part na to. Ito kasi ito packet ito. Diba? Packet ito. Tapos itong maliit na to, iyon yung kulay black. Tapos ito, mag-iba naman tayo dito ng kulay at saka ito. E isang kulay ito dapat na gagamitin natin. So meron na tayo doon, meron ako nakita doon na ano, na pwede. So since na itong takip ito, ito yung packet dyan sa maliit na yon, yan na rin ang gagamitin natin na tila. Kasi parang sobra pa naman siya rito. Marami pa siya, oh. So, yung mga rita-ritas nyo dyan, ano, pag nakuha nyo na ito, mapapakinabangan nyo.
gagawa kayo ng mga ganitong klase. Basta subaybayan nyo na ito guys, yung mga ano natin, itong mga videos natin dito na ganitong klase. Kasi para masundan nyo rin. Para, ayun, para mapakinabangan nyo. I-analyze nyo ng maigi. Kasi yan lang naman ang ano dyan, yan lang naman yung sekreto dyan. Ang pag-analyze mo at saka yung common sense mo nga na tinatawag. Kasi kailangan palakasin mo yan para habang nanonood ka, natututo ka pala, hindi mo inaakala natututo ka. So mga ganun lang klase yung pinagmulan din ni Randy Taylor. Hindi naman ako tulad talaga na nakaral ako ng ganito na ano. Ano na ito, nakabase sa mga experience na ano dati. Sabagay, hindi ka naman magiging magaling kung wala kang karanasan. Kung yung mga ano nga, may mga OJT sila, di ba guys? So, nasa proseso talaga para maka-create ka ng mga ganitong klaseng paggawa. Yan. May proseso siya na pagdadaan natin. So, hopefully na maging maganda ang resulta nito mamaya. Pagka nasuot na natin. So, may mga tira pa dito ang tila eh. So, since na kulang na tayo sa tila, pero ito, mayroon pa dito ng isa. Ito yung gagawin natin pang waistband. Kasi buo pa siya. Kasi kailangan din doon, medyo maano. Saka at the same time, pwede na rin natin itong gawin siguro sinturira. Depende mamaya kung anong klaseng, kung anong kalalabasan. So, since na ito na buo pa ito, ito na yung gagamitin natin. Pati yung sa dito guys, ito na yung gagamitin natin para dito. Tapos since na itong dalawa, itong part na to at saka yung sa ano niya, sa bottom niya magkaparehas. So ito na yung gagamitin natin na tila, ito. Ayan siya oh. Yan, ganda. So ito yung gagamitin natin na tila para doon sa ano, para balance siya, para timbang. Hopefully na maging ayos talaga yung ano natin, yung creation natin. Yun, wisban. Sa bewang yan guys, wisban. So sa laylayan, kukuha tayo dito ng kusis na malaki man ito, kasyang-kasya na pagkasahin yung ano sa dalawang ano, lip and right. So, isahin na natin. Isang gupita na lang. Ito na yung kukunin natin para doon. So, 1.5 yung ilagay ko doon. 1.5. 1.5. Kasi babaliin lang natin ito mamaya guys. Yun. Tapos lagyan natin ng allowance sa sewing para pagtupi natin may allowance siya. Yun, okay na. So tapos na yung ano natin, project natin. Sa tahi na tayo, doon na natin kakailanganin itong mga ganito. So ito na siya guys. Umpisa na natin para ayusin ko lang yung aking microphone. Yun. Umpisa na natin para mayari natin ng maaga. So, paandar tayo ng makina. Para makita natin, excited na rin ako isuot ito. Kung anong resulta. Kasi sandi nga ngayon, wala naman akong ginagawa. Kaya habang wala akong ginagawa, dito ako magtatahi sa amin. Tapos minsan, may mga nagpaparipir-ripir din. So, may mga sideline tayo. So, hiniwalay ko lang itong video natin na ito na pag sa sewing kasi para hindi tayo masyadong humaba kasi mahaba na yung doon pa lang sa pagkating natin noon.
medyo matagal na ay natagalan tayo kasi medyo ano nga medyo ma-design siya. Kumbaga sano madugo siya. Sabi ng ibang ano, sabi nung kasama ko, madugo 'yan. So ito tayo. Gagamit tayo ng mga ganito, magic tip ito. Magic tip ito, guys. So susukatin lang natin para ang gagawin natin ito, hihihidi natin yung magic tip para maganda tingnan. Kasi kung nakalabas ang tahi, yung wala ka dapat wala kang makikitang tahi sa labas. Nakasikreto lang siya doon sa ilalim. Para maganda tingnan. Malinis siya. So ipapalabas ko ulit diyan yung mga ginawa ko before. Papalabas ko diyan dito sa ating video natin na to. Kagaya doon sa una. Para makita nyo rin, para malaman nyo. At saka kung halimbawa nagustuhan nyo yung mga design, at saka gusto nyo yung, kung gusto nyo yung magkaroon kayo, pwede kayo mag-abil nyan, guys. Kahit na yan ako sa inyo ng pre-shipping, depende sa order na ano natin, kasi siyempre kung ilang piraso, kung siyempre alam naman natin na medyo mataas yung sa tracking kaysa sa ako nang bahala mag-ship sa inyo sa mga gustong mag-order ng ganito. Ako nang bahala mag-ship sa inyo. I-include ko dito yung mga ginawa ko before na ano, pwede nyong pakinabangan nyo, ay pakinabangan, pwede nyong pag nagustuhan nyo, na pwede kayo magkaroon ng ganun nyo, ganun klaseng design. Magaganda rin yung guys, mga tactical pants, kakaiba yun eh. Ibang ano. At iyan, pwede kang mag, ano yan ng, pwede natin isuot na kahit mga civilian, pwede tayo ng ganun. Kasi hindi naman to, hindi naman yun pang military. So sa mga military din, pwede rin kayo makipag-contact sa akin ng ano, kung anong kailangan nyo. Meron pa tayo doon ng isang sa mga coat, mga ganon. So, pwede kayo mag-message doon sa akin sa page ko. Tapos, at the same time, pakipalo na lang din ako sa aking page. Hanapin nyo lang yung Randy Tailoring. Yan. Tapos, sa aking FB page, pwede rin kayo doon mag-message. Depende sa inyo kung anong unang makita, para makita, ang unang makita nyo. So ito siya yung, kasi siyempre, gagawin nga natin ito, parang marami-rami ng kulay kasi ito. So ang ginawa natin, kung ano yung packet na ano, siya na rin yung takip. Para hindi naman siya masyadong, ano, halatang retaso na. Buenas mo naman! So kung marunong na kayo nito, guys, imagine kung ang mga retaso nyo, napakinabangan nyo pa. So, napakalaking bagay. Kasi mga tira-tira ko lang yan ang ano, pag bumibili ako ng tila, may mga pinapasobrahan ko talaga ng mga three-fourth, mga ganon. Three-fourth, mga one-yard, ganyan. Pinapasobrahan ko talaga. Sadyang inano ko kasi para sa mga susunod kong paggawa, mayroon ako magagamit ng mga spare. So, malaking bagay din. Galing niya. So, yan, takip nito, guys. Medyo nasa taas lang yung camera ko kasi wala akong makitang, wala akong mapaglagyan ng ano eh. Mapaglagyan ng mapagpwestuhan. Kasi ako lang mag-isa. Nagsasalita dito mag-isa. Ako lang magsalita mag-isa. So para magandiyan, sadahan natin doon sa super laki. Kitan natin ng konti yung stages ng makina natin kasi para maganda tingnan. Yun. So kulay black ito siya, guys.
dito na natin kailanganin yung mga overlock kasi marami tayong pag-overlock nito. Halos lahat ng part, yung mga kinating natin, yung doon na mapanood nyo yung doon sa cutting nito, ang daming part na ito, yung mga hiwa-hiwalay. So kailangan natin ng overlock. Ang overlock guys, ano lang ito, portable lang ito kasi since na hindi naman talaga ako, hindi, ang ginagawa kasi namin, puro mga pang-military. So doon sa ano na yun, wala naman masyadong overlock doon na ginagamit. Puro nakabalot. Binabalot namin. Tabi muna natin, takip. Tapos ito na, ito yung ano niya, yung may pakita ko na sa inyo. So muli habang nandito tayo, inanya-nya ko kayo na manatili sa aming channel kasi doon sa ating channel naghahanap, random pa tayo ngayon kasi naghahanap pa tayo ng pinakanis ng ating channel. Pero nag-upload ako ng mga iba't ibang kaalaman na pwede niyong pagkapulutan ng inspirasyon at saka aral. At saka matutunan niyo na rin para ano, kung kailangan lang dyan guys, maging observer kayo. I-observe nyo yung mga napapanood nyo. Pag i-analyze nyo ng maigi para nang sa ganun, matututo kayo. Kaya ng ginagawa ni Randy Taylor. Yan. Ito yung takip guys. Ano? Yung tinuro ko kanina na maliit. Yung doon sa drawing na maliit. Teka, kukunin ko lang yung layout ko para maipakita ko sa inyo. Ayun, nandito pala. Ito siya guys, oh. Ito. Yan. E, tapos itong bulsa na ito mamaya, papakita ko rin sa inyo na ano. Gawa ko lang yan guys kasi pinag-iisipan ko nga yung kagaya nung sinabi ko. Pinag-iisipan ko yung kung anong magagawa ko doon sa mga ritaso ko. Sa mga tira-tira. So ito yung naisip ko. Kaya ko binabahagi ito sa inyo kasi para pag nagustuhan nyo, di makagawa din kayo ng sa inyo. At kung nagustuhan nyo rin, tapos kung gusto nyo mag-order, pwede rin po. Pwede rin po kayo mag-order sa akin. Message nyo lang po ako sa aking page, Randy Tailoring, at saka yung sa FB ko, pwede kayo mag-message doon. Randy Mutita. So, include ko lang dito yung mga ginawa ko dati, kagaya doon sa mga unang video ko, i-include ko nun lang yung mga design ng ginawa ko na dati pa. Na marami rin ang order sa akin nun. So, ito female. Kanina, ayan o. Magaspang yan guys. Tapos ito pino, wala siya yun. So alam niyo naman siguro ito, yung magic tip. Pero wala siyang magic. Nahulog. Yun. So ina-invite ko kayo ulit na manatili lang kayo sa aking channel. Tsaka sana palagi kayo nakasuporta sa akin para sa pagpapatuloy ng ating mga gawain. Kasi kung wala kayo, wala rin itong channel natin. So hindi tayo magpapatuloy sa ating mga ginagawa. Basta sinisigurado ko sa inyo lahat na ng mga ginagawa natin dito sa ating ano, lahat ng mga ina-upload natin ay sadya namang mapapakinabangan nyo. Pag na-analyze nyo ng maigi, matututunan nyo. Yun, makakagawa kayo ng sarili. Panoorin nyo lang yung guys mga video ko dyan, ano, na maraming na yan dyan, ano, kagaya ng mga, sa mga driving, sa mga, sa tailoring, may sa electronic na iilan.
Gaya nung nagawa ko ng lapel mic at wala yung ginagamit ko ngayon. Ayun. Yun. Madali nyo lang ito matutunan, guys. Basta sundan nyo lang yung procedure doon. Madali nyo matutunan. Kahit kayo, pwede kayo gumawa ng ganito. So hanggang ngayon, napapakinabangan ko. Wala, be. Lapel mic. Ayan. Panoorin nyo lang yung dyan. Papromote ko na lang din kayo para mabalik-balikan nyo. Kasi since na hindi pa naman tayo monetize, wala pa mga suggested video. Kaya dyan, hanapin nyo na lang dyan yung paano, how to make lapel microphone. So nandyan yan sa aking mga video. Para matutunan nyo rin. So tingnan mo, guys. Ang laking tulong, kasi instead na bumili pa ako ng lapel microphone, alam naman natin na very expensive yan. So hindi na ako nakabili muna pansamantala kasi hindi pa naman tayo talagang monetized channel. So ito na muna yung ginagamit ko pansamantala. Maganda rin siya. Clear din yung voice. Tingnan mo, makikita nyo sa audio nito na iyan ang gamit ko. Saka doon sa mga previous video ko, ito na rin ang ginagamit ko na lapel ko bilang magsisilbing lapel sa akin. Lapel microphone sa akin. So, clear naman. Kaya lang minsan may mga maingay ng background kasi hindi ko pa na i-edit ng maigi. Ngayon, mayroon ako na na-discovery na kung sa inyo rin, pwede nyo rin pakinabangan ito. May na-discover kasi ako, guys, na application na siya nagre-reduce ng mga background sound. Yung mga background noise. So, nire-reduce niya. So, itong mga video natin na ito na mga susunod, isasalang muna natin doon sa edit. Pagdating doon, tapos saka natin i-edit. Tapos gagawa na lang ako ng hiwalay ng video kung paano yung, kung ano yun ng klase, ano, mag-i-screen recorder tayo para mapakinabangan nyo rin na makita nyo sa mga nagpaplano na mag-vlog din kagaya ni Randy Taylor at kagaya ng mga vlogger natin na malalaking bahay. So, pwede natin pakinabangan. At least, kung mga basic-basic na lang naman, ano, may mga idea tayo. So, di ba napakalaking bagay? Di na tayo nag-iisip pa nang di na tayo naguguluhan ng ano. So, sabi nga nung isang vlogger, share is caring. Yan, mga ganun. So, yung mga pag-share natin ng mga video, mga bahagi na, pagbabahagi natin ng mga kaalaman natin sa isa't isa, so, nakakatulong yan sa ating mga viewer. At saka, at the same time, kung ikaw rin naman, sa kagaya sa akin, o kaya, ano, nakakatulong yun. So, malaking tulong yung meron ng mga nagsishare ng mga talent nila na, ano, na unique. So, ito na siya, guys. So, takip ito. Itong part na to, ito. Ayan, yan. Ayan pala, yun. Ayan, yan. Yung takip na ito, yun sa taas. So, ito na siya, oh. Titingnan natin mamaya kung anong magiging resulta nito. So, samahan nyo lang ako, guys. Manatili lang kayo sa aking channel. Kantabay lang kayo. At saka, pagka natapos nyo itong video natin, at saka baka may mapulot kayo na technique dito, eh, at least marunong na kayo. O, di ba, guys? Makagawa na rin kayo ng sarili nyo. Tapos, kagaya ng pangako ko, pagka medyo mamonetize na ako, magtuturo tayo doon ng mga video na sadya namang kagaya sa cutting, yan. Pwede natin i-ano nyo sa inyo, discuss sa inyo yan, mga discussion natin para wala na kayong magiging problema. Kaya in-invite ko kayo na manatili lang kayo dito na nakantabay para sa mga bidyong kapakipakinabang sa atin mga katilo.
So ito siya oh. Magkaiba nga lang kulay oh, pero isang tila yan guys. Sadyang design ng tila na yan na mag-iba-iba ang kulay. Ayan oh. Pansinin nyo guys. Iba-ibang kulay oh. Kita nyo ba? Ayan oh, ayan oh. Iba ito, iba ito. Pero isang tila yan. Isang tila lang guys. Kasi kailangan dyan, isang tila rin yung gagamitin natin para hindi siya masyadong ano, pangit. So ito na siya. Tabi muna natin yun. Tapos ito, dito tayo. Dito natin guys, sasalpak yung maliit na packet. Ito naman ito siya guys. Ito, yung kabuuan nito. Yan yung kabuuan niya, kabuuan nito. Yan. Tapos itong part nito, itong itim. So ito na siya. Ayan oh. Yan, may mga guhit na siya. Kasi since ako lang naman ang gagawa nito, ako rin ang nagtabas. So kailangan mas maganda at saka kung kayo kahit kayo rin guys, mas maganda yung may detalye na. Para pagdating nyo sa mga sewing, ay hindi na kayo malilito. Tuloy-tuloy na kayo. Or, maybe na yung sa mga sa trabaho natin. Kasi ako, ang trabaho ko guys, ganito lang din naman ang ginagawa ko dun sa trabaho ko. Bihira ako magtahi. Kaya dito lang ako sa bahay nagtatahi. So, gusto nila yung mga tirada ko. Kasi, ay yung mga obra ko. Kasi, may mga detalye na compared doon sa iba na ano kumisan tinatamad siguro yung cut yung mga master cutter so wala siyang detalye so sa akin din detalye ko na para kahit papano pare-parehas lang din naman tayo para parehas lang din naman kami tailor so para hindi na nahirapan. Ito na siya guys. Mga hindi naman siguro tayo abutin ito ng isang oras. So sundan, basta sundan nyo lang guys kasi para matuto kayo. At saka ayan. Pagkatapos na din pala doon sa, ano, sa harap, papasadaanan naman natin ito dito sa kabila. Kasi para mamaya paglapat natin, para nakaganyan siya o nakapatong siya ng maigi. So sa kabila naman yung pasada. May mga guhit din yan guys. Kinuhitan ko rin yan para kagaya nga sinabi ko para hindi malito yung magtatahi. Yun. So ito na. Tapos na. So dito na natin isasalpak yung maliit. Tingnan natin kung anong itsura. Ito yung maliit na takip. Yung black. Dito natin ilalagay yan. Tingnan natin kung ano ang itsura. Kung bagay ba sa kanya. Mamaya pag nayari. Ito. Yan, maliit. Ang sukat nito guys, ano lang eh. 3 inches lang. 3 in 1/4. 3 in 1/4 lang inches. Gusto mag-order ng ganito klase, mga customize. Huwag nyo kalimutan, inulit ko. Message lang kayo dyan sa baba, sa comment section. Tapos ilalagay ko na rin dyan yung mga detail ko para doon nyo ako i-message sa aking FB page o kaya sa aking FB. Ilalagay ko sa description at saka pwede niya sa comment box. Para sa gustong mag-avail ng mga ganito. O kaya magpa-customize ng mga ano kasi nagko-customize ako ng mga ganyan. So ito na siya. Oh.
Para maganda rin naman. Para maganda rin guys ang kanyang labasan niya. Sa tingin ko lang. Ayaw ko lang sa inyo, kayong umusga. Pinisin muna natin tapos pa, para makita nyo kung talaga bang pwede siya. Pero palagay ko guys, maganda siya eh. Pag nasalpakan, ang lalabas kasi niyan guys na ang pinaka forma niya talaga lalabas yan pagka napinis na. Yung pinaka itsura niya. Pagka nayari na natin. So doon na lalabas yung mga pinaka ano niya. Pinaka doon na ma-highlight yung entire design niya. Saka doon na natin malalaman kung maganda yung kinalabasan. So sa ngayon, parang maganda naman ang kinalalabasan kasi makikita mo naman dito, parang okay naman eh. Dito ko yung sinulid. Ayun. Ayaw pumasok. Yun. So, pasadaan natin ng double pasada para maganda tingnan. Yun. Tapos, so, ayan o. Ayan o. So, tingnan natin kung anong itsura niya. So, maganda nito guys. May ano pa dito, parang pinaka-box. Siguro lalagyan ko na lang ng ibang tila kasi ayun, may tila pa ako. Yun, kasi kinapos ako kanina, akala ko sa cutting, akala ko wala na eh. So, mayroon pa pala dito. So, lalagyan natin siya ng box sa likod para maganda. Yun. Pinaka-box. Pinaka-ano niya, pinaka- diyan ka muna. Tabi ko na yung gunting ko kasi delikado malaglag yan eh. So, tapos ang pagsalpak natin ito para makasigurado tayo, isusukat na natin siya kaagad kung saan tayo maglalagay ng box niya. Para itong point na to, yung mga ganito, oh. Ayan yan, o yan o. Yung di ba may parang ano, may kanto dito tapos dito. Para matapat dito sa, dito sa ano na to, ay dito. Para hindi siya pangit tingnan. Kasi yung iba, andito siya banda yung pinakaganito niya, andito siya banda, pangit tingnan. Walang design. So, kailangan natin mag-create ng, mag-ano na tayo ng design, mag- kailangan medyo malikot yung pag-iisip natin. So, dito na tayo maglalagay ng design kasi dito tumama siya. No? Tapos, ito na yung front. So, dito tayo maglalagay. Tumama din naman siya doon. Kaya dito na tayo. Yun. Medyo i-ano lang natin kasi para tapos pasadahan natin ang ano dyan para maganda tingnan. Tapos, yun, itupi na natin siya. Yun, itupi na natin siya. Diretso hanggang dulo. Yun. Hindi mapuro na yung gunting ko.
Tapos tutupian na natin siya dito. Para hindi kayo mahirapan. Ganun na yung gagawin. Yun o. Kasalpak na. Tapos ganun. Ayan o. Bali ito siya yung maglalagay na parang box. Siya magsisilbi. So gagawin natin. Tahian na natin yung kagad. Nang sa ganun hindi na tayo mahirapan magsalpak. Mamaya, pagdating sa magsasalpak na tayo. Tapos at the same time, ano yung pasada? Idubli ang pasada na natin para maganda tingnan. Ayun. Tapos dito, para hindi siya bumuka-buka ng ganun, papasada natin ng ganun para pagkalapat natin doon sa side. Dito, paglapat natin dito, hindi siya buka-buka. So, papasadahan na natin siya. Chiko lang yung video ko. Yan. Magana ko pala. Papasadahan na natin siya dito sa ano na para may pleats na siya. May tak, tawag nito yung yan. Pinaka ganito para ayan o. O, diba? O, diba guys? Ayan o. Yan. So, parang okay naman. Ayan o. So, tingin nyo. Comment lang kayo dyan sa baba kung okay. So dito na natin pala ilalagay yung ano. Bago natin ano, ilagay na natin yung magic tape kasi isi-sit up na natin siya. Kasi siya na yung isang part na siya. So, dito natin siya sinukat. So dito natin ikakabit yung ano. Para hindi na kayo maligaw. Hindi tayo maliligaw mamaya kung paano natin. Baka magkapalit-palit pa yung packet. So parang mag-ibang design. So, isi-sit up na natin siya kagad bago natin iwanan pala. So, since na ito yung sinukat natin dyan, siya na rin ang isasalpak natin. Lalagyan lang natin ng magic tape dito. Yun. So, dito siya. I-center lang natin guys para pwede ako guys, pagka halimbawa may lakad ako ng mga ano lang naman, mga gusto ko pa yung ganitong klaseng ano, mga shirt kaysa nakapantalon ako eh. Parang mas komportable ako kumilos pagka nakaganito na ako. So dati, marami ako ng ganito, kaya lang na-arbor. Kaya yun, siyempre, hindi naman tayo maano kasi, pero huwag nyo rin na-arboran guys kasi first time ko itong ano to. First time kong project ito nag-modify ng, ay nag-customize ng sariling design. Pero kung pag nagkagusto kayo, pwede kayo mag-order sa akin, mag-avail sa akin. Pag nagustuhan nyo itong customize ano natin. So ito na siya. So para hindi na tayo mahirapan, ang ginagawa ko kasi niyan guys, pinapasadahan ko na. Pero kung kaya nyo naman na plansahin, pwede naman. Pero ako, dinudublihan ko lang kasi ng tahiyan mamaya. Dudublihan din naman natin doon sa pagsalpak natin sa pinaka-body niya. So, ayan na siya guys. Parang okay din naman. Ayan o. Ayan. Said packet. So, itabi natin siya tapos gawin natin yung isa. So, same procedure. Sasalpak tayo ng takip. Ayun. Ito, maliit. I-center lang natin na make sure natin naka-center para maganda tingnan. Tapos yung ito, packet niya. Same procedure lang. Bukas, kaya sa mamaya, maisusuot ko na ito. So, di ba, napakalaking bagay. Kapag marunong tayo gumawa ng ganito, eh, nakakasuot tayo ng mga sarili nating gawa. Doon na kayo magkaka-interest niyan guys pagka nakasuot na kayo ng sarili niyong gawa. Doon na kayo magkaka-interest sa maging ka-tailor. Maging tailor talaga. Hindi lang ka-tailor, maging tailor talaga. Kasi nakagawa kayo ng sarili niyong customized na kasuotan. So ito na siya, ganun lang siya.
Ibili pasada natin para maganda. So, antabayan na lang guys kasi medyo maproseso talaga ito. Haba-habaan nyo yung pasensya nyo kasi hindi natin ito matapos ng ganun-ganun lang. Kung para naman sa inyo ito no, para matuto kayo. Mapulutan nyo lang ng aral, ng idea. Yan, mga ganun. Pagtsagaan nyo lang kasi medyo maproseso talaga. So, imagine kahit packet pa lang nila ang tinatay natin pero kumano na tayo ng naggul na tayo ng oras. So yun ang sinasabi ko, may tiyaga, may nilaga. Doon natin mamaya malalaman kung yari na. Ayun na, ayun na yung pinakanilaga. Diba guys? Medyo bilis-bilisan ko na lang yung kilos ko kay para mapabilis natin yung tutorial natin. So takip naman ito. So itong kabilang side, isusukat na rin natin siya dyan para mapalapat natin ng maigi. So kanina dito tayo naglagay ng ano, sa side na to. Sa kabila naman, kabilaan lang siya. Vice versa, kumbaga. Para ano, yung kabilaan ng design niya. So dito tayo dito siya kanina naglagay, dito na naman tayo maglalagay ng pangalawa. So ito siya nakaguhit din dito para pagtupi natin mamaya naka-align siya. So ito ginuhit, may guhit naman siya. So yan na 'yung susundan natin. Pero rin ito guys, ano 'yung gusto niyo pag may design kayo na sarili, so ibahin niyo 'yung design. Depende sa inyo. So, pwede yun. Basta maging observer lang kayo. Ano yung nakikita nyo sa video, gayahin nyo lang. Bali, hanap lang kayo ng ibang na gusto nyong design. Tapos, magagawa nyo na yan. So, ayun siya. Pantay na siya. Yun, pantay na siya. So tahian natin dito, dito sa ano. Tahian natin dito sa ay pa ganun, dito sa ano nang sa ganun, di tayo mahirapan mag tupi. Tapos same din do sa side niya, sa gilid niya, kasi sa tatahin natin ito sa body, tupian niyo na. Tapos sa taas, tupi na natin, tapos sasalpakan natin ng magic tip. Para itong yung side na yun dito, kaya tinahiyan natin kasi para diretso na tayo mamaya pagsalpak sa pinaka-body niya. Nandito yung mga customized natin na body. So, maproseso talaga guys. Kaya lang, tiyaga lang. Para makamayari natin. Inano guys, na pagka naghirap ka, may kapalit naman ito na sarap mamaya pagka na iyari mo na, na suot mo na, yun, parang pili mo ang gwapo mo na. Biro lang guys. Pero maganda talaga kung halimbawa nakasuot ka ng sarili mong design, sarili mong gawa, sarili mong hirap. Wala naghirap na iba kundi ikaw. Alam naman kayo, di ba? Kaya andyan naman kayo sa malayo. Joke lang. Doon nilagyan ko siya ng magic tip para tuloy-tuloy na. Tapos isisiting na natin, isitap na natin yan dito, yung takip nito, yung flaps, para sitting na lahat kasi mamaya pagsalpak natin para one shot lang siya, kumbaga sabi ng iba one shot, parang tagay lang yan eh, pare shot yun, ganun ba? Yun, so to since natin nahiyan na natin yung kanina, tahiyan na rin natin to.
para ma-one shot natin doon mamaya sa ano, parang tagay lang yan. So hopefully na maging okay ito talaga. Kasi yun, parang okay na rin siya, oh. Ayan, oh. Oh, diba? So tabi na naman muna natin siya. So ito na. Dito na tayo sa body. Magpapakit tayo nito. So ito kanina, yun, oh. Ay, ito yung ginawa natin. Saan ba? Bakit ganito? So ito siya. Unahin na natin. Buti na tabi ko pa yung pattern ko, ay yung ano ko, yung design ko. So dito, dito tayo maglalagay ng packet. Guhitan ko lang para hindi tayo mahirapan mamaya. Ito yung ano niya, tapos ito yung pinaka-packet nila labi. Tapos ipapiping lang natin dito ng ganun. Itong ito siya guys, oh. Yan. Ayan, oh. Ito. So, ang sukat ng packet natin is 5.5. So, diretso na siya. Dito sa ano natin. Dito na natin siya ibubutas. Yun. So, ito, unahin na natin to. So, ito siya, oh. Kung napansin nyo, yung ito, yung may, ano, yan, yung may, ano na yan, yung butas, uka, ito ang isasalpak natin. Kulay black din. Yun, para nakamatch doon sa bulsa natin. Sa packet natin kanina. Yan lang natin kung saan yung ano niya, saan yung ito. So ito siya, yun, ito yung ano, ano lang natin ito guys, kasi itatay natin ito dito hanggang doon sa paikot, paikot dito sa ano natin, tapos saka natin i-edgingan. Ayan, oh. Yan, itatay natin yan siya dyan mula roon. So unahin ito ko na sa maliit. Unahin. Tama ba? Baka magkamali lang naman tayo. So ganun siya. Ayun, tama. So doon tayo mag-umpisa sa dulo. So parang ano nyo lang talaga guys, i-analyze nyo lang na maigi. Para masundan nyo. Kasi medyo sadyang parang mahirap talaga sundan. Pero pag na-analyze mo naman yan, masusundan nyo yan guys. Yun. Tapos, gagawin natin, babaliin natin ito pa ganun. Iikot natin yung tila. Yan. Siguraduhin nyo lang guys na walang sagasaan na magdubli. Para maganda yung kalalabasan mamaya pag dapat natin sa pagbiniyak na natin ito. So kasi instead na nagtapal tayo guys, dapat tapal na lang ito, ito siya. Kaya lang nagtipid tayo sa tila. Kasi nga ritaso, eh, sayang lang din naman. So ito na yung ginawa natin. Kinut out natin siya. Yan. So tingnan natin. Ayun. Ayun na siya guys, oh. Yan, oh. Yan. Buo na siya. So edging na lang, i-overlock lang natin ito. Tapos ito naman isa. Ito naman isa. So pag ganun siya, so dito tayo mauna. Double check lang.
Yun, tama. Mauna tayo dito. Yan. Tapos ikutin lang natin yung tila. Pag ganun, make sure lang na wala masagasaan para nadubli. Yung sa ganun, pag edging natin mamaya, maganda yung kalalabasan. Malinis. So, yun siya. Tapos ikot ulit. Medyo ma-design. Ma-design talaga. Ikot. Tapos, hila natin tila kasi para walang masagas, hindi masagasaan. Yun. So, i-overlock natin. Tapos, dudublihan natin yung pasada. Hintay, isabay ko na itong, ano natin, itong front part natin. Kanina, ito yung back part, yung sinalpak natin na yun doon. Tatabi lang natin yung mga pattern natin, kasi sayang. Tapos, ito naman yung sa front part. Para, tapos, ito rin tila lang gagamitin natin para balance siya. So, dito tayo. So, pag ganun ang style niya, so, ibig sabihin, doon tayo mag-umpisa sa ganun. Sabay na natin ito para sa pag-overlock natin, iisa na siya. Yun. Tapos ikot ulit, ikot din yung tila para wala tayong masagasaan. Tapos ilapat mo na maigi kasi importante yan. Sa labas na yan, makikit. Kailangan medyo perfect. Yan, tapos ikot. Ikot uli. Pagka may masagasaan talaga na hindi maiwasan, may solution pa naman dyan guys, kaya huwag kayo kabahan. Kasi pwede pa natin yung gawa ng paraan. Yun. Bali, ito na yung pinakalaylayan niya. Ganun siya, sa tuhod. So, ito pa isa. Pinagsabay na natin kay para isang overlock. Ayan. Ikot uli. Make sure na walang masagasaan. Tapos pagdating sa dulo, ikot din uli. So, medyo matrabaho talaga. Siguro abutin tayo dito ng mga kulang-kulang isang oras. Kailan oras na ba tayo? So, ayan siya. Tapos, ang gagawin natin, i-overlock pa natin to. I-overlock pa lang, guys. Hopefully na maging maganda yung kalalabasan nito. Kasi first time nga natin na mag-modified ng ganito. So di wala pa akong idea kung anong kalalabasan ng pinaka-finished product niya. Pero napakalaking bagay kasi imagine, yung retaso natin, napakinabangan natin. O, di ba guys? Laking bagay. Retaso na natin. Nakinabang na tayo doon. Tapos napakinabangan pa natin uli. Yung pangalawa.
So ulitin ko lang, kung bago lang kayo, kung napadaan lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at saka pag nagustuhan niyo ating mga video, paki-hit ng like button diyan. Saka paki-share na rin para marami tayong ma-inspire na mga katilo na kagaya ko. At saka paki-follow rin ako sa aking page, Randy Tailoring. Yan, may makikita man niyan naman yan. So okay na. So pasada tayo ulit. So ang gagawin natin para andan, no, dito na tayo magpapasada sa ano para hindi siya kumulubot masyado. Dito na sa ibabaw. Ah sige. Yan, para hindi siya mahabol pa natin yung mga kumulubot na ano niya na part. Yan. Para mag-flat siya. Yan o. Medyo ano nga siya na konti pero pwede na. Kuha na ito sa plancha. So ito na siya. Ayan o. Ayan. So dito pa. Ito yung kapares niya. Ayan. Pagkano mo? Mahirap talaga kasi ano yung bumali. Uy, ubus na yung gas sinulid. Ha-ha. So medyo parang napapahaba na tayo ng oras. Siguro maglalagay na lang tayo ng part 1, part 2 dito sa tahi kasi medyo matagal talaga. Ati-atiin ko na lang yung video kasi parang ang tagal. Para masundan nyo rin ang ano. Abutin tayo ng isang oras mahigit. Tapos isabay na natin doon yung finished product. Tingnan natin kung anong itsura. So hanggang dito na muna. Tapos abangan nyo sa mga gagawin na lang natin ito part 1, part 2. Para masundan nyo talaga na. So shout out sa kaya no sa lahat ng taga Surigao at saka doon sa probinsya namin sa mga nakakapanood dito sa aking mga ka-relative diyan. Saka paki-share niyo para dumami yung ano natin, lumaki yung bahay natin. So shout out kay Melvin Rasunable, kay Sir Melvin Rasunable at saka kay Rowel Hadja sa Kabilan, taga Kabilan yan sila at saka doon sa Punta Bilar yan. Kung saan dyan ako na nagkaroon ng ang ganda ganyan guys kasi na ano yung dagat nila na pag, talagang pagdating mo pa lang doon makikita mo na yung ano nila yung parang kristal niya na yung tubig. So shout out sa inyo sa lahat ng mga taga Surigao at saka doon sa Kabilan. Shout out sa inyo sa lahat ng mga kapanood nitong ating video. So maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe at saka pag nagustuhan niyo yung video natin, paki-hit ng like button diyan, saka paki-share.
So maraming maraming salamat. Bye-bye tayo. Hanggang dito na lang muna tayo.